Mabilis na dinaluhan ng ginang si Nati na parang torong nagwawala ng mga sandaling iyon. Ilang beses na tinanong niya ang anak kung anong masakit sa kanya, ngunit sa halip na sumagot ito, ay nagdadabugtong tumakbo paakyat ng kanyang silid. Habang pumapalahaw na naman ang malakas na iyak, makahulog ang nagkatinginan ng mag-asawa. Doon pa lang ay alam nilang may sumpong na naman ang kanilang unika-iha. Matapos nakalmahin ang sarili, ay sinundan na siya ng ginang sa loob ng kanyang silid. Kinabahan ng babae ng maalalang minsan itong pagtatangka sa sariling buhay. Natigilan na siya sa may pintuan pa lang ng silid. Nati, anak, ano bang? You don't have to leave na parang tinatakasan mo ko, Alex. Sigaw nito nagwawala na sa loob ng kanyang silid habang may kausap sa kanyang cellphone. Sana sinabi mo ng maayos sa akin. I am sorry, babe. Babawi ako sa'yo. Hindi ko na kasi matagalan ang sakit ng tagiliran ko. Niloloko mo ba ako? Kung masakit yan, hindi mo kakayanin mag-drive. Babe, please, wag mo kong awayin. Nagda-drive ako. Gusto mo ba akong mabangga? Mabilis na umurong ang mga luha ni Nati, nabalot na ng takot ang buong katawan. Ang isipin pa lang na mapapahamak ang kanyang nobyo dahil sa kanya hindi niya na kaagad yun kinakaya. Okay, Alex, I am sorry. Natatauhang tura ng babae na mabilis na pinalis ang kanyang mga luha. Kinakalamay ang sarili ng mga sandaling iyon. Tawagan mo ko pagdating ng hospital. Pupuntahan kita. Huwag mo kalilimutan, ha? Okay, babe, ibababa ko ng tawag, ha? Tandaan mong mahal na mahal kita, Nati. I love you too, Alex. Malapit na napagiti si Alex nang muli na naman niyang mauto ang nobya. Binilisan niya pang pagmamaneho ng sasakyan na bahagyang binagalan kanina. Hindi nagtagal ay natanaw niya na ang likod ng sasakyan ng Future Bayaw at maya-maya pa'y tuluyan na niyang naabutan ang sasakyan ni Nick. Lihim at mabagal na sinundan niya ito mula sa ilang sasakyang pagitan nila sa halip na magtungo siya ng ospital, gaya ng sabi niya kay Nati. Gusto niya lang na maikumpirma sa galaw ng abogado. Sigurado siyang malinaw ang narinig niya kanina. Humanda ka, hindi mo na magagawang magsinungaling pa sa akin, Nick Bentacourt. Tuso mga ngiting rumihistro sa labi ni Nick na mapansin niyang sasakyang bumubuntot sa kanya. Habang hawak niya manibela at tumitingin ng ilang beses sa rearview mirror, ay nakita niyang kotse ni Alex. Gumiti pa siya doon ng malapad. Wala sa plano niya at balakang umiwas sa halip na bilisan at pahabulin sa kanyang lalaki ay dahan-dahan pa naging pagmamaneho niya upang matiyak na makakasabay at masusundan siya ni Alex kung saan ang kanyang tungo. Gusto niyang makita nito kung sinong katatagpuin niya. Matagal nang meron siyang hinala sa lalaki ngunit hindi niya lang sinasatinig yun sa kapatid dahil paniguradong masasaktan si Nati. Pagkatapos ng kalahating oras ay narating na niya ang bahay ni Nakriza na sa mga sandaling yun ay namumugto ang mapulang mata. Bakit namumulang mga mata mo? Umiyak ka, ano? Alalay niya sa katawan ni Kriza pasakay sa loob ng sasakyan matapos na kunin ng malit nitong maletang lala. Hindi, mariing pagtangki ni Kriza na bahagyang iniwasa ang mata. Magiliw na ngumiti si Nick habang nakatingin pa rin sa kanyang mga mata. Yung mukhang binata upang bumulong lang habang nakikita niya sa gilid ng mata sa hindi kalayuan ng kotse ni Alex na paniguradong matamang nagmamatsyag sa mga nangyayari sa paligid niya. O, umiyak ka dahil alam mong aasarin kita. Hindi pa nga ako nagsisimula, ganito ka na. Dahan-dahan nilayo ni Chris ang kanyang mukha kay Nick sa pamamagitan ng pagtulak nito papalayo. Malutong na tumawa lang si Nick dahil hindi na lang mga matang namumula kay Chris ngayon kundi ang buong mukha na. Maya-maya pa'y pinandar na niya ang sasakyan. Tumingin siya sa rearview mirror upang tingnan ang sasakyan ni Alex na matyagang nakasunod pa rin sa kanila. Sinong tinitignan mo, Nick? Wala, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Nagmaniobra na siya ng sasakyan. Sinalubong siya ng masikip na daloy ng trapiko habang nakatigil at naghihintay na maging green ang red light sa spotlight sa harapan. Minabuti na lang ni Nick na magtanong sa sitwasyon ng ama ni Kriza na si Carlito Aguilon. Taus-pusong sinagot yun ni Kriza hanggang sa sinulyapan ni Nick ang maliit na maleta. Pinagkasya mong lahat ng mga gamit mo dyan, Kris? I mean, sa maliit na maletang yan. Lahat ng kailangan mo, nandyan na? Nakalimutan ko lang ang tsinelas. Hindi nagsalita si Nick. Ibinaba niyang bintana ng sasakyan at bahagyang nilabas ang ulo. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan yon upang magtanggal ng bagot. Nakapatong ang siko niya sa bintanang bukas na sasakyan sapat na para makita ng mga sasakyan sa likuran ng kanyang ginagawa. Napakabagal ng takbo ng trapiko dahil sa balitang may road rage daw sa unahan.
Tumagal yun ng kalahating oras. Pagdating sa harap ng building niya ay pinarada ni Nick ang kotse sa gilid ng kalsada. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt. Nilingon na si Krisa na napuno na pagtatakang mga mata. May tindahan sa tapat ng home furnishing kung saan makikita mo ilang mga personal na pangangailangan. Bumili ka ng mga personal na gamit na kailangan mo. Pumunta ka na doon at pumili. Pupunta lang ako sa butika sa tapat para naman bumili ng gamot. Naglabas si Nick ng platinum card mula sa kanyang wallet at inabot sa dalaga. Kasunod ng pagsasabi ng password nito. Simula ngayon, dito naman gagaling ang mga gastusin mo sa bahay. Dito mo nababawasin. Hindi ka maglalabas ng anumang cash na galing mismo sa bulsa mo habang nasa loob ka ng pamamahay ko nakatira. Maliwanag ba yun, Chris? Saglit na nag-alinlangan si Krisa na tanggapin yun, ngunit bandang huli hindi siya tumanggi. Wala naman kasi siyang pera, kaya saan niya kukunin ang ipanggagastos kung tatanggi siya? Salamat, Nick. Bumaba na si Krisa ng sasakyan pagkasabi noon upang pumasok sa tinuro nitong tindahan. Hindi niya alam na itong lugar na madalas puntahan ng mga residente ng gusali kung saan nakatira si Nick. Kumbaga yun ang convenience store nila. Kung mas madalas niya itong pupuntahan, palagi niya makakasalamuha ang mga kapitbahay ng binata. Ano pa bang kailangan ko? Hinitit ni Nick ang natitirang kalahati ng sigarilyo at binuksan ang pinto ng kotse sa gilid niya. Naglakad na siya papunta sa butika sa kabilang side at kumuha ng dalawang maliit na box ng kondom kung saan ito nakalagay. Walang imit na kinuha niya yon. Walang pakialam sa mga taong makakakita. Agad na tinungo na niya ang cashier upang bayaran ang binili. Na makita yun ang cashier na nasa early 40s ang edad, hindi niya napigilan tumingala upang malaki ang mga mata. May kakaibang ngiti sa labi ng babae habang iniskan niya ang code para sa bayad nito. Mukhang mapapalaban kaya ta mamaya niyan iho ah. Makahulugan itong turan habang may naglalarong kakaibang ngisi sa kanyang labi. Good luck! Matapos bayaran yon, bumalik na ng sasakyan si Nick. Sa mga sandaling iyon naman ay katatapos lang din ni Krisa mamili ng mga kailangan niyang personal na mga gamit. Bitbit ng mga paper bag na mga pinamili ay bumalik na rin siya ng sasakyan. Napangiti ng maliit si Nick na makitang dalaga. Para siyang nobyo nitong hinihintay tumatapos na mag-shopping. Hindi niya mapigilang masiyahan. Anong mga binili mo? Tanong nitong ilang beses niyang sinipat ang paper bag na dala. Akala ko ba personal na gamit lang ang kailangan mo? Yun nga, tapos may nakita kong cute na indoor sleepers. Kung kaya dalawang pares ng binili ko, tig-isa tayo. Mura lang naman eh, saka dalawang piraso na rin ng bathrobes. Pigil ang ising nailing na doon si Nick, naisip ng mga babae nga naman talaga. Mahilig silang mamili ng iba't ibang mga gamit na nakita lang nila kahit hindi naman kailangan. Yung tipong takaw tingin lang sa kanilang mga mata na kahit meron pati hindi naman gaanong kailangan sa pang-araw-araw nilang buhay. Hinayaan niya na lang ito dahil nakita niya genuine ang saya ni Krisa. Pang-couple ba yung robe na binili mo, pati sleepers? Namula ng mukha ni Krisa na mapagtantong gano'n na ngang iniisip niya nang makita niya yon. Hindi niya naman alam na isa sa tinigpay ni Nick sa kanya ng harap-harapan. Hindi ah, nakita ko lang na kung hindi ito may puti ang mga gamit mo. Napaka-play na isipin kong bumili. Umubo ng mahina si Krisa habang iniiwas ng kanyang mga mata sa binatang may nag-aalas ka ng mga mata sa kanya. Hindi ba't sabi mo bibili ka ng gamot? Nabili mo na ba? Lumalim ang tingin ni Nick sa dalaga. Walang bakas na kahit na anong kahiyan sa mukha. Sinundan ng mga mata ni Krisa ang ginawang pagdukot dito sa bulsa na suot na coat. Ilang minutong naburo pang mga mata ni Nick sa mukha ni Krisa. Mayamay nilagay niya ang dalawang box na yan on the center console. Ilang minutong tinitigan niya ni Krisa at kagad na napaiwas ang dalaga sabay kagat sa kanyang dila upang huwag makapagsalita na maging malinaw sa kanya kung para saan ang box na yon. OMG, bakit biglang uminit bigla sa loob ng kanyang sasakyan? Gaga ka kasi Krisa. Bakit kailangan mo pong itanong yon? Ang personal na noon. Sige ka kapag yan nagalit tingnan mo kung saan ka pupulutin. Ewan ko na lang kung kukupkupin ka pa niyan at patirahin sa bahay niya nang walang anumang gagastusin. Iniiwas na ni Krisa ang kanyang mga mata na lumipad na palabas ng bintana ng sasakyan. Sa isip niya iba talagang abogadong ito na bagamat may kagalang-galang na pangalan at propesyon ay hindi malang nahihiyang ipakita kung sino talaga siya sa harapan niya. Malamang Krisa, marami siyang babae sa buhay. Ano pa ba nga asahan mo? Imagine mo, dalawang box ng kondom ang binili niya. So malamang may paggagamitan siya niyan. O kung hindi naman merong pinaglalaanan.
Mauubos niya ba yan ng isang gabi lang? Paniguradong madalas siyang mag-uwi ng babae sa bahay niya, lalo't solo lang naman siya. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ni Krisa at pinandar na ni Nick ang kanyang sasakyan. Papasok sa loob ng parking ng building. Hindi na sila nagawa pang sundan ni Alex papasok doon. Minabuti na lalaking ipark na lang ang sasakyan sa labas ng building. Hindi niya pinatayang makina noon at tahimik siya doong nagnilay. Inisip ko hindi ba siya namamalikmata sa kanya hindi ka panipaniwala na saksi ang mga pangyayari. Tahimik niyang binalikan sa isipan ng kanyang mga nakita, si Krisa na printed at buong tiwalang pumasok sa loob ng sasakyan ng future bayaw niya. Ang pagpasok ng dating nobya sa convenience store upang mamili ng parang asawa ni Nick. Hindi lang yun, malinaw din niya na saksihan ang pagbili ni Nick ng dalawang box ng condom. Anong pinaplano niya kay Krisa ngayong gabi? Titikman niya? Ako nga ilang taon kasintahan siya hanggang halik lang nagawa ko sa kanya. Wala naman silang relasyon. Ilang beses niyang pinalo ng palad ang hawak naman ni Bella. Bumusina agad sa kanyang itim na sports car sa kanyang likod. Mapanuri ang mga matang nakatingin sa kanya, lalo ng mga tao naglalakad at tumatawid sa tapat ng pedestrian lane na lugar na yon. Walang pakialam doon si Alex. Ang tanging tumatakbo lang sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Ay tuloy na nabitawan si Krisa. Sa mga sandaling yon na galit siya, malamang nasa kama na silang dalawa ng future bayaw niya. Walang pakundang inaangkin ni Nick, bagay na parang magpapawala sa kanyang tamang katinuan, lalo nang ma-imagine niya magiging mga ungol ng dati niyang kasintahan at hindi siyang rason. Kung hindi lang kasi nakialam ang pakialamerong Nick na yon, malamang sa malamang ay akong unang makakatikim ng kanyang katawan at sa mga sandaling itipag-aari ko na siya. Walang kamali-mali si Krisa sa lihim na kompetensyang nagaganap sa dalawang lalaki. Tahimik lang siyang nakasunod kay Nick, bit-bit itong kanyang maleta. Habang dala niya yung mga pinamili niya sa convenience store kanina, pagkapasok nila ng loob ng penthouse, sinarap niya si Nick. Bahagyang napatras si Krisa sa pagkagulat. Masyado kasing malalim ang kanyang iniisip kung kaya naman hindi niya maiwasang magulantang sa kanya. Tutal wala si Manny Esperanza ngayong gabi dito para handaan tayo ng pagkain. Pwede bang ikaw magluto ng ating magiging hapunan? Kung pwede lang naman at hindi makakaabala sa'yo. Kung hindi naman magpapadeliver na lang tayo, sabihin mo lang sa akin kung hindi mo yun kaya. Nabanggit ko rin sa iyo na 4 hours lang ang trabaho niya, hindi ba? Marahang tumango si Krisa. Hindi niya alam kung anong setup sa bahay ng mga nagiging babae ni Nick. Tanggap na niya sa kanyang sarili. Ang magiging kapalaro sa palad ng abogado at wala naman siyang angal dito. Total naman itinutulungan siya dito. Sa kanyang mga magulang na mamapabuti, kung kaya willing din siyang gawin ang lahat para dito. Kumbaga give and take silang dalawa. Walang involved na emotion kahit na alam niya sa kanyang sarili na medyo attached siya. Sa pagiging mabuti sa kanya ng binata, nahuhulog na siya dito, na in love na. Yun ang alam niya na kanyang sarili, hindi niya naman yung tinatanggi. Aminado siya. Sa mga sandaling yun ang tumatakbo sa kanyang isipan ay grateful siya. Sa binata at anuman ang hilingin nito sa kanya, ay paniguradong ibibigin niya yun sa abot ng kanyang makaya, kahit pa ang puri ng katawan na sobrang pinakaingatan niya. She was willing to do anything for him. Ganun kabuong kanyang desisyon habang nagimpake ng mga damit niya kanina. Sige, ano bang gusto mong unahin ko? Mabuti na lang at isa sa talent ni Krisa ang magluto. At ang hiling itong simpleng pagkain ay paniguradong hindi siya mahirapan. Huwag lang yung mga matagal na pinapakuluan. Talaga, magluluto ka? Yun ang gusto mo, hindi ba? Huwag kang magalala, masarap ako magluto. Yabang ni Krisa upang tanggalin ang bumabalot ng pagkailang sa kanilang pagitan ni Nick. Okay, ani ni Nick na tuloy nang pumasok sa penthouse. Naguluhan siyang sinundan ni Krisa. Hindi kasi dito partikular na sinabi ko anong gusto niyang kainin sa hapunan na kailangan niya lutuin. Kumbaga siya nang bahalang magdesisyon kung anong kahit pa hindi niya alam kung magugustuhan niya ng binata. Pagkaroon ng ilang minuto ay walang patumpik-tumpik na si Krisa na nagtungo ng kusina. Minabuti na lang niya nalutuin ng tinola, total yun ang nakikita niya mabilis at kompletong Ricardo sa malinis na kusina ng abogado. Hindi na siya nagtanong, sariling desisyon na lang niya ang lahat ng iyon na alam niyang hindi naman ito ikakagalit at pakikialaman. Ilang sandali pa ay nagkaharap na ang dalawa sa dining table na parang bagong kasal na mag-asawa. Nasa pagitan nilang umuusok pang ulam na tinola. Katabi nito ang mainit pa rin kanin, bahagyan nagsusukatan ng tingin na parabang nagkakahiyaan pa rin doon. Wow, paano mo na lamang favorite ko chicken stew, Chris? Hindi napigilang ibulala sa lalaki habang titig na titig sa mangkok ng tinola. Amoy pa lang parang ang sarap na. Parang batang langhap ni Nick sa usok noon. Halos umabot ang kanyang tingin sa mga tenga. Halos mapulit ng naging ngiti ni Krisa sa reaction nito. Talaga, favorite mo? Walang pag-aatubiling humigop na doon si Nick ng sabaw gamit ang kanyang kutsara. Sabi niya, kung gaano kasarap sa amoy niya, ganun din ang lasa. Binigyan niya pa ng thumbs up si Krisa na parang batang natutuwa.
Sus, tama ng pambubolat, baka lumaki ng ulo ko niyan. Ingos ni Kriza na hindi sana ipurihin ng sinuman. Iba kasi ang reaction nito kumpara kay Alex. Sobrang appreciative. Ninik sa sabaw pa lang ng kanilang ulam. Anong favorite part mo sa manok, Nick? Thigh part, sinadok niyo ni Kriza at walang imik na nilagay sa plato ng binata. Sobrang speechless na naman ang mokong na abugado. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, si Kriza palang kauna-unahang naging mapanghas na sa kasuhin siya ng ganito. Mga pasosyal kasi mga babaeng yon nang gusto na sila'y pinagsisilbihan. Iba si Kriza na mas nagpatibay ng pagkagusto niya sa babae na hindi niya namamalayan. Sa kanyang isipan, hindi niya may kakailang maisip na wife material ang dalaga. Wife na nais niya maging kanya. Naniniwala siyang kung ganito to kaasikaso, paniguradong magiging mabuti tong ina. Pakpak naman ang favorite part ko sa manok, dagdag ni Kriza na mapansin niyang titig na titig sa kanya mukha, ang abugado. Hindi niya mabasa kung nagustuhan niya ba ang ginawa niya. Oops, sorry, sanay kasi ako kinapapa at tita na sinasandukan sila ng ulam. Maraming salamat, Kriz. You're welcome. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Hindi yan sapat sa mga ginawa mo. Nang hindi na magsalita si Nick at ituloy ng pagkain ay ginaya na rin siya ng dalaga habang panakanakang tingin sa abugado. Siya nga pala, Nick, pupunta ako sa bahay ni na Atty. Balboa mamaya upang itutor si Priscilla. Kapag dakaysad niya na nagpataas ng tingin ni Nick, kagat ang hita ng manok. Bahagya na pa si maangot ang binata, ngunit ilang segundo lang yon nang maalala niyang pumayag nga pala siya magpaalam ito noon. Ang hindi niya nagustuhan ay yung kakalipat lang nito sa bahay niya tapos magtatrabaho na kaagad. Gaano bang mag-celebrate nilang gabing yun? Ipagpabukas na lang nitong kanyang pagtuturo. Kaya nga sinabihan niya itong bilhin ng lahat ng kailangan niya. Naghahanda pa naman siya makipagkwentuhan sa dalaga upang mas makalala nilang bawat isa. Mukhang sa ibang araw na lang siguro yun. Sige, susundin na lang kita mamaya doon kung late ka na makakauwi. Mabilis ang naging pag-iling ni Kriza. Ayaw na niya maging pabigat pa sa abogado ganyan kinupkup na nga siya dito sa kanyang tahanan. Ayaw niya namang maging abusado. Hindi na, Nick. Pwede rin namang mag-taxi na lang ako pa uwi. Kaya ko na umuwi na mag-isa. Alam ko na rin naman ang daan pa uwi sa building na to. Hindi yung sinalungat ni Nick kahit pa naguhumiyaw ang kanyang isipan na hindi pwede. Susundin niya ito sa ayaw at sa gusto niya. Naisip niya hindi pwede maging clingy dito. Okay, one call away lang naman ako kung kailangan mo na sundo. Dito lang ako sa bahay. Hindi ako aalis. Ilagay mo na rin ako sa emergency contact mo. Just in case na kailangan mo ko. Salamat talaga, Nick. I'll do that. Nagpatuloy sila sa tahimik na pagkain hanggang sa matapos. Nagtungo si Nick sa kanyang study room to handle official business. Samantalang nagligpit naman si Kriza ng kanilang pinagkainan, nagugas din siya na hindi nakakaya sa maid ng abugadong papasok bukas. Pagkatapos noon, naglinis na rin siya ng katawan upang magpalit ng kanyang suot na damit. Paglabas niya sa lidi, tinatagpuan niyang binata nakasandal sa dahon ng pintuan ng study room. May hawak tong tasa ng kape. Titig-titig ang mga mata sa kanyang kabuuhan. Ang ganda ng bihis natin, ha. Parang di naman yata ang pupuntahan mo, Kriz. Napawing ngiti ni Kriza, nagbihis siya ng maganda para sa binata. Hindi niya alam na mamasamain pala yon. Hindi siya tanga para hindi makita sa mga mata nitong galit. Naka-knee-length dress kasi siya noon. Total sabit lang naman siya sa pupuntahan at doon din siya komportable. Masyadong formal naman kung yun ang gaya ng mga sinusot niya dating isusot niya. Hanggang hindi dito sasabihin tahasang magpalit siya. Hindi niya magpapalit. Ilang oras lang naman ako mawawala, Nick. Babalik din ako kagad pagkatapos ko. Kriza, wake up to him obediently. Tumingkayat para mabilis siyang halikan sa labi. Hindi tinanggihan ni Nick at hindi niya rin naman siluklian. Babalik din ako kagad. Hindi nagsalita si Nick na natiling nakatingin pa rin. At talagang naglagay ka pa ng makeup, ha? Natawa na doon si Kriza. Hindi alam kung kikiligin ba o ano. I will accompany you pagkatapos kong turuan si Priscilla. At ano naman ang gagawin natin? He asked mischievously. Namula na naman ang mukha ni Kriza na may kalokohang iniisip ng mga sandaling iyon. She mustered up the courage to say something naughty. Na alam niya magpapa-excite dito. Kahit na ano, kwentuhan, ikaw ang bahala, hindi ako nag-iinarte. Lumaling pantingin ni Nick kay Kriza, ilang saglit niyang hinapit ang dalaga sa bewang upang idikit sa kanyang katawang hindi niya mapigil ang mag-init ng sandaling ito. Okay, asahan ko yan. Ani ang pinalamlam ng mga mata, marahang tumango si Kriza. Nahigit din niyang hininga nang siilin siya ng halik ni Nick ng ilang minuto. Nang pakawalan siya nito'y minabuti niya umalis ng penthouse at baka hindi na siya makapagpigil at i-cancel niya ang tutor niya kay Priscilla just to be with him. Take care, Kriz. Nang mawala na sa paningin ni Nick si Kriz ay bumalik na siya sa loob ng study room. Baon ng kanyang imagination ang mainit na sandaling pagsasaluhan nila ni Kriz mamaya. This is good. It's not interesting to just lie on the bed.
Sisiguraduhin kong pareho namin hindi makakalimutan ang unang gabi ng paglipat niya sa bahay ko. I'll make it unforgettable.